So, good day guys! Okay po. So, our topic for today is all about logarithm. So, part po siya ng trigonometry. Okay, sir, bakit hindi po siya nakasama sa exam natin, sa ating pong midterms? So, guys, napansin nyo, kung mapapansin nyo po kasi, yung pong ating logarithm ay wala po sa ating book ng Math Plus. But, siya po ay isa sa mahalagang part ng ating trigonometry. Bakit? Kasi siya po ay gagamitin nyo sa ating higher mathematics like calculus and differential equation. So, need po natin itong matakil. Okay? So, let's start po. So, I have my pen and also my, okay, white pen. So, what is logarithm? Logarithm is another name for exponent. So, makikitandaan po ha, logarithm is another name for exponent. So, bakit po kaya? Okay? In general, if a number m is expressed as sum power of b by the equation m is equals to b raised to x, then the exponent x is the logarithm of the number m to the base b. That is, so, meron po ako dito ang dalawang equation. Okay, so paano po ba natin ito babasahin? So, meron po tayong two ways para po basahin ito. So, ang una po is log of m to the base b is equal to x or log of base b of m is equal to x. Okay? So, dahil po nasanay ako na binabasa ko po ito as log of m to the base b, yun po yung maririnig nyo lagi sa akin. Okay? So, sabi po dito, logarithm is another name for exponent. Okay? Kung mapapansin nyo po itong ating second equation, m is equals to b raised to x. Okay, saan po nang galing to? Dito lang din po sa ating logarithmic function. So, ibig sabihin po, yung pong aking base ng logarithmic function, i-raise ko po siya to the power of x, equal po siya sa ating number. Okay, so for example po, para mas maintindihan. So, we have here, ito po ha, we have log of 8 to the base 2 is equal to 3. Okay? So, kung susundin ko po itong ating logarithmic na equation po, I can say that 8 is equals to 2 raised to 3. And we all agree that 2 raised to 3 is equal to 8. Okay? Next po. Next example. We have log of 1 to the base b is equal to 0. So, sundin lang po ulit natin itong ating equation. So, we have here, 1 is equals to b raised to 0. So, we all know that any number raised to 0 is equal to 1. So, guys, ganun lang po siya kasimple. Okay? Last example po dito. We have log of 1 half to the base of 32 is equal to negative 1 over 5. So, paano ko po siya isusulat? So, 1 half is equals to 32 raised to negative 1 over 5. Okay, so using our calculator na lang po para mas madali po nating makuha. Okay, so guys, dito po sa ating logarithm, hindi ko na po kayo papahirapan. Tuturuan ko na lang po kayo ng mga diskarte kung paano po natin isosolve yung ating logarithmic function. Okay, so 32 raised to negative 1 over 5. So, basically, it is equal to 1 half. Yun lang po yun. Okay? So, kung gusto nyo naman pong malaman kung tunay nga po ba na if we are going to input log of 1 half to the base of 32 sa ating calculator, so ito po yun, makinig. Okay? So, we have here, ito pong button na to. Okay? Log of, ano po yung base natin? 32. Okay? Ano po yung ating number? 1 half. So, this is equal to negative 1 over 5. Okay? So, next po. So, tama po yung mga sagot natin. Then, we also have the properties of logarithm. Of logarithms. So, dun po sa ating previous topic sa algebra, meron po tayong mga laws of exponent. Basically, dun lang din po ito hinalintulad. Okay? So, logarithmic of a product. So, log of m and n to the base b is equal to log of m to the base b
plus log of n to the base b. Okay? So, sa ating pong product, we are going to separate those two by the operation of addition. Okay? So, sa logarithm of a quotient naman po, so we are dealing with division. So, basically po, ang gagawin naman po natin, we are going to separate those two using the, yung pong ating minus sign. Okay? So, we also have the logarithm of the p power of a number, which is log of m raised to p to the base b is equal to p log of m to the base b. So, ang nangyari lang po dito, guys, so, rewrite ko lang po, I have here log of m raised to p to the base b. So, binaba ko lang po yung ating p. So, sa properties of logarithm, pwede po siya. That's why, meron po tayong p times the log of m to the base b. Okay? So, meron po ako ditong note, guys. If the base is not specified, assume it is 10. Okay? So, for example po, meron akong nakalagay dito, log of 50. So, kung hindi po naka-specify yung aking base, automatic po, this is to the base of 10. Okay? So, problem solving po tayo. Find the value of log of square root of 0.001. So, guys, basically, ito po, pwede nyo pong gawin sa calculator. Okay? So, gawin po natin. Log of 0.001. Ano po ang sagot? Sir, negative 3 halves. Okay, i-prove po natin yan. So, ang sagot daw po dito is negative 3 halves. So, gawin po natin. Okay? So, I have here log of 0.001. Okay, loss of exponent po tayo. Or sa radical po natin, ito po raise ko sa 1 half. Okay, so, ano pong gagawin ko? Okay, ibaba ko po yung 1 half, log of 0.001 is equal to what? Okay? Gawin po natin, what is log of 0.001 using our calculator na lang po. So, this is 1 half times negative 3. So, by simplifying this, we can get the same answer, which is negative 3 all over 2. Okay? So, next po, find the value of log of a to the base 2 all over log of 32 to the base 2. Okay, so ito po guys, direct po sa ating calculator, pwede naman po natin itong isulat. Okay, so sir, bakit nyo po tinuturo pa kung paano po siya imamanual? Guys, mas maigi po na alam nyo. Okay, pero pwede pong gamitin ang ating calculator. Wala pong problema. Okay, so this is basically equivalent to 3 over 5. Okay, 3 over 5. So, paano po natin ito i-prove? Okay? So, unahin ko muna po si log of a to the base 2. Okay? So, yung pong ating equation kanina, yung ating logarithmic function. So, alam po natin na log of m to the base b is equals to n. Okay? So, b raised to n is equals to m. So, ano po yung m ko dito? This is 8. Okay? Then, what is our b raised to n? So, 2 raised to n. Okay, so ano daw po yung value of n natin? So, alam po natin na 2 raised to a certain value na ang mag-i-equal po sa kanya ay 8. So, n must be 3. Okay? So, this is 2 raised to 3 is equals to 8. So, n is equal to what? N is equals to 3. So, lista muna po natin. Then, we also have log of 32 to the base 2. Okay? So, same equation po yung gamitin natin. So, alam ko po na 32 is equals to 2 raised to n. Okay? So, paano po natin ito malalaman? So, pwede po tayo mag-isip ng value. Okay, so ito naman po guys is napaka-basic po. We all know that 32 is equals to 2 raised to what? Raised to 5. Okay, using your calculator po, i-prove lang po natin na 2 raised to 5 is equal to 32. That's why po yung ating value ng ating log of 32 to the base 2, the value of n is 5. Okay, so using po nung ating given,
log of 8 to the base 2 all over log of 32 to the base 2 is simply 3 over 5. Okay? So, wait lang po. Magbubura lang po ako. Okay, meron po tayo dito isang ano, isang problem na medyo kakaiba. Okay, sir, paano po siya naging kakaiba? Find the value of x. Okay, so ang equation po natin given is 6 raised to x plus 2 is equal to 21. Ayan, sir, paano po natin isosolve? Guys, we are dealing with logarithm. So, ang turo ko nga po sa inyo sa algebra, if we are going to do a certain operation on the one side of our equation, we are also going to do it on the other side. Okay, so I am going to use the logarithmic function here. So I can say that log of 6 raised to x plus 2 is equals to log of 21. Okay, so sa ating pong properties of logarithm, I can, okay, bring down po yung exponent ni 6. So x plus 2 log of 6 is equals to log of 21. Okay? So, x plus 2, so lagyan ko lang po ng parenthesis, is equal to log of 21 all over log of 6. Okay? So, using our calculator po, what is log of 21 all over ng log of 6? Okay, so check po natin. So, this is 1.699. So, lista lang po natin. This is 1.699. So, store ko lang po yung value niya para mas precise po yung ating sagot. Okay, so ito po. We have now linear equation. So, we can get the value of x, which is 1.699 minus 2. So, this is minus 2. So, we have here the value of negative 0.30082. Okay, so this is the value of x. Okay, so we are going to proceed po sa iba pa pong problem solving like express the following as single logarithm. So ano pong gagawin natin dito? Okay, gagamitin po natin yung properties of logarithm. Okay, ito po unang to. Okay? Ano pong properties ang gagamitin natin? So, logarithm of a product. Okay? So, sabi po sa logarithm of a product, log of, for example, mn to the base b is equals to log of m to the base b plus log of n to the base b. So, basically, ito po, lagay lang natin sa form na yun, we have log of 5 times 4. Okay, ano po yung base natin? Wala pong binanggit. So, basically, siya po ay to the base 10. So, this is basically log of 20. Okay, next po. Log of 8 plus log of 3 minus log of 6. So, ganun lang din po yung gagawin natin. So, pagsamahin muna po natin itong dalawang ito. So, we have here log of 8 times 3 minus log of 6. Okay? So, what is log of 8 times 3. So, 8 times 3 is 24. So, log of 24 minus log of 6. Okay? So, ito po, another property po uli, yung ating sa quotient. So, I can rewrite this as log of 24 all over 6. So, using our calculator po, para ma-simplify po siya, so, 24 divided by 6 is log of 4. Okay? So, paano po natin i-prove kung equal po ba yung sagot? Okay? So, check po natin. What is log of 4? So, this is 0.602. Makikitandaan po. 0.602. Okay? So, perform naman po natin yung given. What is log of 8 plus log of 3 minus log of 6? So, this is basically 0.602. Same lang din po nung ating simplified na nakuha. Okay? So, ito po, we have 3 log of x minus 2 log of y plus 5 log of z. So, ito po ay iiwan ko para maging
let's say na activity or sample problem na kayo po ang magsosolve. So you just need to follow the properties of logarithm. So bigyan ko po kayo ng hint. Okay? So meron po tayong 3 log of x. So ito po pwedeng isulat as log of x cube. Okay? So kayo na po ang bahala. If kailangan nyo po ng sagot kung tama po ba, you can direct message me or you can message me on our group chat. Okay? So, we also have the common logarithm. So, ano po ba sir yung common logarithm? Okay, the base of the logarithmic function is 10. So, yun lang po yun. Okay, pag ang base daw po ng logarithmic function natin is 10, common logarithm daw po ang tawag doon. Okay, so dito po meron po akong isang example. Log of 9.56 is equal to 0.98046. So, using our calculator lang po to prove, okay, log of 9.56. So, this is 0.98046. Sir, ano po ba yung mga nakikita namin dyan? So, ito po ay yung pong ating characteristic tsaka mantisa. Okay? Kasi po, ang ating pong the value po na magiget na makukuha natin sa ating logarithmic function, meron po siyang two parts.